oras na ito, ano yung ating team at tingnan natin yung pamagat ng ating mensahe, enlarge your vision. Makisabi, enlarge your vision. No? Lawakan mo ang iyong pangitain. Enlarge your vision o lawakan mo ang iyong pangitain. Mga minamahal, napakaganda ng ginagawa ng Diyos sa atin. Kapag naranasan mong tinanggap mo si Christ bilang Lord God Savior ng iyong buhay, papatawarin niya ang iyong kasalanan, babaguhin ka niya, bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan, pagagalingin ang iyong mga karamdaman at sasagutin ang iyong mga panalangin. At mga minamahal, ulitin ko ulit, kapag tinanggap mo si Christ bilang Lord God Savior ng iyong buhay, papatawarin ka sa iyong kasalanan, babaguhin niya ang iyong buhay, bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan, pagagalingin ang iyong karamdaman at kasagutin ang iyong mga panalangin. Kapag tinanggap mo si Christ bilang Lord God Savior ng iyong buhay. Pero hindi lamang po yun, mga kapatid, sapagkat may pangako pa po ang Diyos. So, most especially, listen very carefully, most especially sa mga nagpupunta na sa ibang bansa at nasa ibang bansa ngayon, napakahalaga ng mensahe nito para sa inyo. Ulitin ko ulit, sa mga nasa ibang bansa na at nagpupunta na sa ibang bansa, napakahalaga ng mensahe nito para sa inyo. Ano po? Upang sa ganoon ay maapuksan ang inyong kaisipan sa mga dakilang katotohanan sa magandang plano ng Diyos sa inyong mga buhay, sa ating mga buhay. At yung mga hindi pa nakakarating ng ibang bansa, eh, paghanda-handa na kayo. Kalimutin mo katabi mo, maghanda-handa na. Sapagkat anumang oras na sandali ito, lilipad ka sa ibang bansa upang itong natutunan mo ngayon ay maisa ka buhay mo. Ang pamagat po ay enlarge your vision. No? As I was meditating, no, the Bible in the presence of God, ito po yung binigay ng Diyos na pamagat na tema ngayon. Hindi ko to inimbento, hindi ko to pinagandaan. I just seek the face of God. No? May mga gabi na madaling araw na ako natutulog upang hanapin ang mukha ng Diyos. At ito nga ang ibinigay ng Diyos na tema para sa atin sa araw na ito. Enlarge your vision. Ang ibig sabihin, lawakan mo ang pangitain mo. Ibig sabihin, huwag mong limitahan ang pangitain mo. Ito ang pangitain mo ngayon o ito ang nakikita mo ngayon. But the Lord is saying unto you, this very day, enlarge your vision. Sabihin mo, enlarge my vision. Lawakan mo ang pangitain mo. Tingnan natin sa aklat ng Isaiah 54, 2 and 3. Ano pong sabi sa Isaiah 54, 2 and 3? Ang sabi ganon, enlarge the place of your tent. Stretch your tent curtains wide. Do not hold back. Lengthen your cords. Strengthen your stakes. Tuloy natin sa verse 3. For you will spread out to the right and to the left. Your descendants will dispossess nations and settle in their desolate cities. Ano mo, nung unang panahon, nung panahon ni Abraham, sila ay nakatira lamang sa tent. No. All the days of Abraham's life, he was just living in a tent. No. At yung tent na iyon, moving tent iyon. No. Kaya ang sabi ng Panginoon sa kanila, yung tent mo, lakihan mo. No? Lakihan mo yung tent mo. At ito pong sinasabi ng Lord kay Abraham ay hindi po literal na yung bahay mo ay lakihan mo lamang. Hindi literal na gano'n lamang. Nakikinig po ba tayo? No? Hindi sinabi ng Panginoon na yung bahay mo ay lakihan mo lamang. Hindi. Ang ibig sabihin ng Panginoon sa enlarge the place of your tent, balikan natin yung verse 2. No? Ang ibig sabihin niya, enlarge your vision. No? Kasi kahit na palakihin mo yung bahay mo, you know, you cannot, hindi mo pwedeng masakop ang isang city, tama? Kahit gaano kalaki ang bahay mo, hindi mo pwedeng sakupin ang isang barangay, tama?
No. Tingnan natin maigi, ha? Enlarge the place of your tent. Stretch your tent curtains wide. Kasi, di ba yung mga tent, di ba yung gilid nun, mga kortina? Tapos may mga tulos yun. Tapos meron mga lubid yun. At ang sabi ganoon, stretch your tent curtains wide. Do not hold back. Lengthen your cords. Strengthen your stakes. Sabi ganoon. Kung titignan natin, yung sinasabi, enlarge the place of your tent. Not just make your house big, hindi ito lamang sinasabi ng Panginoon. No? Kasi kung titignan natin sa verse 3, tingnan natin sa verse 3, no? Ito ang sabi sa verse 3. For you will spread out to the right and to the left, your descendants will dispossess nations. Pakisabi nations. Walang matutulog. Walang matutulog. No? Sabihin mo, hindi ako matutulog. Yeah, will dispossess nations. Oh, okay? Naunawaan ninyo ako? Kung bahay na ang palalakihan mo, paano mo masasagop yung mga bansa-bansa? Hello? Are you still with me? Paano mo masasagop yung mga bansa-bansa kung bahay mo lang ang lalakihan mo? Sabi nga ng isang, school, actually school ito ng mga anak ko, no? Actually, we were there yesterday. At salamat sa mga nagpe-pray and fast sa mga anak ko. So kahapon, yung year 11 ni Joshua, third year 11, particularly siya talaga yung nag-lead doon, champion na naman sila. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay. First place na naman sila. Hina nang palakpak natin. At noong sa United Nations celebration, no? Impronto, ang ibig sabihin na impronto, hindi mo napaghandaan ang question. Basta, on the spot, binigyan ng question, ayon sa mga nakapakinig, lahat nagpapambol. Yung allocated time na itinakta sa kanila, hindi pa nila natapos. Samantalang si Joshua, hindi nagpambol, diretso. Tapos na yung time niya, marami pa siya sasabihin. Kaya sa impromptu na iyon, first place si Joshua, champion siya, nag-uwi siya ng goal. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay. Sabi nga ng isang teacher, no, kausap ni Pastor Rangi, hindi namin, nag-uusap kami mga teachers, hindi namin na malaman kung saan kinukuha ng batang ito ang talino niya. Kasi napakabilis naman siya nito, hindi nagpa-fumble at tuloy-tuloy. At noong nakaraan, gagabi niya si Joshua, ginagabayan ko siya. Tapos sabi niya, Papa, anong masasabi ko rito? Sabi ko, medyo dinignan ko, okay, na-bless ako sa ginawa niya. No? Tapos nagulat na lang ako. Ano yun? Ano yun? Slogan naman yun. Slogan making contest, no? Ang topic ng United Nations ay paano lalabanan yung mga may discrimination. Paano lalabanan yung mga discrimination. Alam mo, nagulat na lang ako, sabi ni Sister Elvis sa kahapon, sabi niya, maging si Pastor, nagulat ako, sabi niya, nakita mo ba yung ginawa ni Joshua na poster nandun sa black na sa bulletin board? First place siya. Champion na naman siya. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay. Hinahamot ni Joshua ang ginto. Inaanang palakpak natin, palakpakan natin ang Panginoon sa buhay. Ano mo, ang ganda ng sinabi ni Joshua sa akin, sabi niya, Papa, naghimala na naman ang Diyos. Yun ang sinasabi niya, naghimala na naman ang Diyos. Nasyak silang lahat, nagulat silang lahat, natalo ko na naman sila. Dalawang goal ang inuwi niya, kahapon sa group naman na labanan, no? At nanalo na naman sila, first place sila. At nakita ko yung isang teacher, nasa loob si Joshua, sinisigap niyang palabasin si Joshua, tapos para daw magpa-picture taking sa labas. Sabi ko na, binabanggit niya yung pangalan ni Joshua, nakita natin yung effort nila, nakita natin, tawagin si Joshua, sa lumabas si Joshua, pagpipicture taking, nasama yung first place na napanalunan nila. Amen. Palakpakan natin ang Panginoong Jesus Mahay. Kaya sa lahat ng pangalila na palakpak natin, sa lahat ng mga nagpipray, nagpapas para ni Joshua sa aking mga anak, maraming salamat. At hinihiling ko na huwag lang mag-fasting at prayer ang ibigay ninyo, love keep up, para pambayad ng mga tuition fee para sa kanilang pag-aaral at sa ano pa mang mga babayaran nila. Amen po ba? And this coming November, sabi sa akin Sir Elmi kahapon, deadline na po sa November, sa Monday, deadline na po yung bayaran natin para sa ako. Ganun ba?
Okay. So, ang mga sabi ko, gagawa ang Diyos ng Himala. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ito po, yun ang palakpak natin. Glory to God. Aking muling uulitin. The moment na tinanggap mo si Jesus bilang Lord God Savior ng buhay mo, kapatawaran ng kasalanan, bagong buhay, kagalingan ng Himala, no, bibigyan ka ng buhay ng kanto sa kalangitan, sasagutin ng Diyos ang panalangin mo, but not only that, meron pang mga regalo ang Panginoon sa atin. At ito nga, tinuturo sa atin ng Panginoon, enlarge your vision, lakihan mo ang pangitain mo. Glory to God. At yung sinabing enlarge the place of your tent, nadya sa hindi lamang yung bahay mo, sapagkat gano'ng mang kalaki ang bahay mo, you cannot possess a nation or you cannot possess nations. Nations yan. Hindi lang bansa, mga bansa. Amen po ba? Okay, ngayon, pag hindi mo tunay sa kabuhay, talo ka. Napakinggan mo ito eh, no? At pag hindi mo tunay sa kabuhay, at sila na isa kabuhay nila ito, eh talo ka, no? Inyon. So mga minamahal, ang sabi ganun, for you will spread out to the right and to the left. Lalawa ka, kaliwa at kanan. And you will dispossess nations. Sasakupin nyo ang mga bansa-bansa. Hindi lang bansa, mga bansa-bansa. Sasakupin ninyo ang mga bansa-bansa. Kaya nga yung fasting natin ngayon ay number one, para sa aking pamilya at para sa iyong pamilya, patuloy nating pag-angat. Number two, para sa darating nating anniversary. At number three, para sa pagtuloy na pag-angat ng Kingdom of Jesus Fellowship. And number four, para sa pag-ikot natin sa buong mundo next year. Amen po ba? So, tayo po ay magpanista. No? Huwag magpa-fasting bigla. Magpanista, i-assign natin yan. No? At mag-uusap tayo. Gagawin natin siyang chain fasting. Lahat na hindi nagpaalam at tinataan sa text, not counted. Lahat na hindi nakikipag-usap at hindi nakikipag-assign, not counted po. Maliwanag po ba? Not counted. So kinakailangan magpalista, i-chain natin siya, aayusin natin lahat yan. Titingnan natin ang pagkakasaayos-ayos niya. So kinakailangan makita natin ang bawat isa, sino-sino ba ang nagpa-fasting, kailan, saan, anong klase ng fasting ang ginagawa. Normal ba? Partial ba? Absolute ba? So ang lahat ng mga hindi nakikipag-usap at tinadaan sa text-text, I'm very sorry, not counted. Amen po ba? My prayers will go with you. Ako mismo, hindi ko bibilangin yan. So bahala na ang Diyos. Kung gusto niyang bilangin yan, hindi naman ako Diyos. Amen. Pero maaaring masabi natin, God knows our hearts. But we have to obey and follow the rules and regulations. Amen po ba? We have to obey and follow the rules and regulations. Ganun po yun eh. So maging mga nasa ibang bansa ay mag-text o tumawag at sabihin na ganito yung fasting, pero huwag ka agad magpa-fasting. Titingnan natin muna, aayusin natin lahat dyan. Fasting po ako sa Monday. Monday na po yun, fasting ako. Hindi ganun, walang ganun. Marami na pong siga. At ang maraming siga ay patay na. Talagang mas mga siga sila, matatapang sila, aso sa longga, siga, matapang, but at the age of 28, patay siya. Kaya ang mga siga, hindi tumatagal yan. Ang mga siga, hindi tumatagal ang buhay niya. Ang mga siga, hindi tumatagal sa ministry. Those who humble themselves will be exalted. Amen? Ang mga nagpapakumbaba ay tinataas ng Diyos. Marami na pong siga, no? At ang maraming sigang ito ay nangamatay na, no? Glory to God. Isa na rin si Asyon Salonga, napakabata, no? Tinawag nga ang Manila King Beach, sinakop niya ang tundo, no? Pero at the age of 28, patay siya. Napakabata. Ganyan din ang marami sa ministry. Marami sa ministry ay mga siga-siga sila. They don't want to follow the rules and regulations, no? So, gusto ko ipaalam sa ating lahat, ang mga siga-siga ay madaling namamatay at hinagatagumpay. The Bible says, those who humble themselves will be exalted. Amen? Ang mga nagpapakumbaba ay tinataas ng ating Panginoon. Tas nga po ang kamay ng mga siga, wala. Tas nga po ang kamay ng mga mapagpakumbaba. Amen. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos na buhay. Glory to God. So, ibig sabihin,
For you were spread out to the right and to the left, and the descendants with dispossessed nations. Now, ibig sabihin, mga bansa-bansa yan. Hindi sinasabing, listen, Berenger, muli. Hindi sinasabing, eto, tingin kayo sa akin. Hindi sinasabing, oy, mapupormote ka lamang sa trabaho. Oy, lalaki lamang yung negosyo mo. Oy, lalaki lamang yung bahay mo. Hindi. Ang sabi ng Biblia, lahat yan ay mangyayari. But the Bible, no, maliwanag na maliwanag, no? You will spread out to the right and the left, your descendants will dispossess nations. No? Sasakupin nyo ang mga bansa-bansa. Mga bansa-bansa ang sasakupin ninyo. Amen? Pag sinabing sasakupin, sasakupin. Tingin kayo sa akin, hindi yung pupunta na ibang bansa at marirate. Hindi yun. Hindi yung pupunta na ibang bansa at mapupunta ng ulo. Hindi yun. Yung pupunta na ibang bansa at magpapaka-bastard at bastardo ron. Magpapailipin dun, hindi po yun. Hindi yung pupunta na ibang bansa tapos babalik uli ng Pilipinas, walang tagumpay. Hindi po yun. Hindi po yun ang tinutukoy natin dito. No? Matapos mong sakupin ang isang bansa, sasakupin mo ang another bansa, nasasakupin mo ang another bansa. It means from one nation to another nation. Amen? Glory to God, palakpakan natin ng Panginoong sa buhay. Alam niyo, itong mensaheng ito, kung mayroong pinaka-excited dito ako, at higit sa lahat. Sabagat hindi ka-expected na ito, ay bibigay ng Panginoon sa atin sa araw na ito. No? For you will spread out to the right and to the left, your descendants will dispossess nations, not only you. Hindi lang ikaw, pati yung pamilya mo, pati yung lahi mo, yung angkan mo. Amen? Asa COVID nyo yan? Marami akong sinabi sa mga anak ko nung unang panahon, sabi nila, we, at nagugulat na lang sila, bigla sinasama ko sila, nagugulat na lang sila, speaker pala ako, wala silang kaalam, alam na speaker pala ako, hindi nila alam, nagayuno ako ng napakahaba, hindi nila alam, tulog na sila, nananalangin pa ako, nakaluhod pa ako, at nagugulat na lang sila sa bawat lugar na pupuntahan namin, bansa na pupuntahan namin. Hindi nila alam, speaker pala ako, at biglang pagtayo mo, bumubuhos ang kapangyarihan ng Panginoon at maririnig nila ang mga bulungan ng mga tao. Na-bless kami at napakaganda ng mensahe. Nakikinig pa ho ba tayo? Amen po ba? Glory to God. So, mga minamahal, nagdasisyak yung mga anak ko. Sabi ko sa kanila, pumunta tayo sa ganito. Pero ngayon, hindi na sila nasasak ngayon. Excited na sila. In fact, kasama ko rin sila sa pag-aayuno. Wala kayong kaalam-alam. Sila mismo yung nag-aayuno. Hindi na namin kinakailangan pasabihin sa inyo yun. Hindi na namin kinakailangan pag-iproklama sa inyo yun at ibulong sa bibig niyo, sa tega ninyo at pagmayamang namin. Pero sila mismo yung nag-aayuno. Kaya kung di ka pa nag-aayuno, sumama ka sa pag-aayunong ito. Ano yung pag-aayuno natin? Number one, patuloy na pag-angat ng aking pamilya at ng pamilya mo. Amen? Number one yun. Number two, patuloy na pag-angat ng Kingdom of Jesus Fellowship. Amen? Bakit Kingdom of Jesus Fellowship? Dahil Kingdom of Jesus Fellowship ay tinayunan nyo sa huling kapanahon ng ito with the prophetic and apostolic mandate. Amen? Amen? Very clear po yan. Wala kang church na sa isasama rito kundi Kingdom of Jesus Fellowship. And thirdly, para sa darating na anniversary ng Kingdom of Jesus Fellowship. Amen? Amen. Anniversary natin this coming December. Amen. At ang pangapat, yung patuloy na pag-ikot natin all over the nations of the world in this coming, itong darating na taon. Amen po ba? Pag-ikot natin, hindi pag-ikot nila. Amen? Pag-ikot ng Kingdom of Jesus Fellowship. Amen! Amen. I'm very sorry kung ako po ay faithful sa iglesia ang pinagkatiwala sa akin ng Diyos. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos sa buhay. Nakita natin ang maraming iglesia para silang mga kabuti. Ano ibig sabihin ng mga kabuti? Bigla silang taglakihan at mga ang marami tao. Ang laki ninyo ninyo kaagad. Tapos, kasi maulan eh. Kasi maulan. Nung nawala na yung ulan, umaraw na, yung kabuti natunaw na. Tama? Di ba ganun ang kabuti? Pag umulan, di ba, lalabas ang kabuti. Ang gandang tingnan talaga. No? Lalo na kung malaki, sabi nila, parang bahay ng 20. Pero masarap yung mushroom talaga. No? Tapos, pag sumigat yung araw, patay na yung kabuti. Ganyan ang marami. Ganyan ang maraming iglesia. Biglang laki, biglang lawak, biglang lago, biglang
yaman. Pero makalipas sa ilang panahon, nagtumbahan ng awalat ng mga nagbagsahan na. This is very, very true. Ega makailan lang, dyan lang sa Munoz, oh. May dalawang church niya, sikat na sikat yan, eh. Sikat na sikat yan dito sa Pilipinas. Dalawang church niya sa may Munoz, sa may building na kung saan, eh, laruan lang namin yan, takbuhan lang namin yan, nung bata pa kami. May dalawang church niya na talagang kilalang-kilala sa Pilipinas talaga. Pero ngayon, hindi mo na marinig yung church nila, hindi mo na marinig yung mga pastor nila. Kamailan na mga ilan na, pero mas meron pang lumabas ng mission team. Propetic and apostolic. Ngayon, hindi mo na marinig yung mission team nila. Clinic na lang ngayon, doon o. Puntahan mo dyan sa may Cubao, sa Rodriguez. Clinic na lang. Yung pangalan ng mission team nila, clinic na lang. As in clinic, di po ka nagbibiro. Nakikinig pa po ba tayo? So mga minamahal, tingnan natin sa Awit chapter 2. Tingnan natin, Awit chapter 2 verse 8. As me, and I will make the nations your inheritance. As me, and I will make the nations your inheritance. The ends of the earth your possession. Una, ipinapakita sa atin ng Panginoon, you will possess nations. Sasabupin mo ang mga bansa-bansa, not just our nation, but the nations of the world. Amen po ba? Lalo na ang mga Asia. Ako, Pilipino ako eh. Itabi mo ako sa mga Chinese. I look like Chinese. Hindi nila mapagkakamal ng Pilipino ako. Itabi mo ako sa mga Korean. Hindi nila mapagkakamal ng Pilipino ako. I look like Korean also. Pero hindi ako mahilig sa mga Korean novela. Amen po ba? Itabi mo ako sa mga Malaysian, lalo na ang Indonesian. Kamukha ko rin sila. May tao pa po ba rito? As me, ipinapakita sa atin ng Panginoon, nasasakupin natin ang buong mundo at ang sabi, hingin mo sa akin, pakisabi, hingin. Huwag mo lang malaman. Ilista mo to, lista ng lista. Huwag mo lang malaman, hingin mo sa akin. Pinapaalam ko sa iyo na ang buong mundo ay sasakupin mo. Pero huwag mo lang malaman, hingin mo sa akin. Pakisabi, hingin. Hingin mo sa akin. Alam mo, one time, listen very carefully. One time, ang church, ang pastoral house ng Kingdom of Jesus Fellowship, ang pastoral house natin noon, dalawa, nasa North Bertina Building at nasa Apartment C ng Pentevilla Extension, Sacred Heart, Kamuning, Quezon City. Naalala ko nung ako ay palabas ng bahay. Alam mo, hindi ako palabas ng bahay lamang. Ako ay umaapak sa mga bansa-bansa, prophetically. At noong oras na iyon, nagpunta ako ng kasunduan para i-anoint ang dalawang babae at para sabihin sa kanila na ang kanilang mga asawa ay lalabas sa ibang bansa, sa sahod ng bansa, ibang bansa at mga bansa-bansa. Hindi po nagkagula ang aking prophecy. Dahil ang katibayan ng totoong propeta ng Diyos, ang kanyang mga sinasabi nagkakatotoo. Kaya nga ang sabi nga ng Panginoon, pakinggan nyo ang aking mga propeta nang kayo'y mapanatag, nang kayo'y mapayapa. Pakinggan ninyo. No? Sabagat ang sabi sa Amos 3:7, walang magagawa ang Diyos bago niya ipatupad ang isang bagay, ipapahayag niya ito sa kanyang mga propeta. Naunawaan po ba natin? Walang magagawa ang Diyos bago niya papangyarihin ang isang bagay, ipapahayag niya ito sa kanyang mga propeta. Kaya sa mga oras na ito, ako po ay umaasta bilang guro para turuan kayo ng right interpretation ng Bible. No? And secondly, I am also functioning in my office as a prophet of God para sabihin sa atin kung anong time na ngayon. I'm also functioning as an apostle of God upang sa ganoon ay dalhin tayo sa ating high calling and perfect destiny in Jesus Christ. Nakikinig pa po ba tayo? So mga minamahal, pakikita natin
Apostolic 7 po yun. At anong sabi pong ganoon sa aklat ng ikalawang kronika, dalawang po, napakaliwanag ng sinabi roon, isa sa mga versikulo roon, pakinggan ninyo ang mga totoong mga propeta. Paniwalaan nyo ang mga prophecy ng mga totoong mga propeta. And you will, and you shall be established. No? Mapapanatag kayo. Mabibless kayo, mapopromote kayo. Amen po ba? Sa gitna ng paghahanap natin ng mukha ng Diyos, prophets will arise. At ang sabihin ng mga propeta, Isaiah 30:21, this is the way of the Lord, walk in it. Ito ang daan ng Panginoon, langaran natin. Alam mo, marami nang na-bless sa lugar na ito. Mula sa pagiging mahirap, isang kahig, isang tuka, o napakaraming kahig, iisa lang ang tuka. Pero nakita natin kung paano silang binless ng Panginoon. Marami sa iglesia ito ang natalangin sa Panginoon, Lord, bigyan mo lang ako ng bulok na ganito, masaya na ako. Pero hindi nagbigay ang Diyos ng bulok. Nagbigay ang Diyos ng mga branded, mga branded. Amen! 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 Palakpakan natin ang Panginoon. So, kung lahat yan at walang biro yan, kaya lagi ko ang sinasabi sa marami, lahat ng araw dito, paulit-ulit yung pakinggan, paulit-ulit yung i-post sa Facebook at saka sa YouTube yan. Patuloy niyo itag, kahit duma na yan, patuloy niyo itag, patuloy niyo i-post yan. Lahat na napapakinggan niyo, paulit-ulit yung pakinggan yan. Lalo na kung merong mga prophecy sa iyo, paulit-ulit mong pakinggan yan. Dahil totoong lahat yan. Para malakaran mo ang mga sinasabi sa mga prophecy niyan. Nakikinig pa ho ba tayo? Glory to God. At alam niyo, itong mga huli sa aking paglabas ng tahanan, no, hindi ako'y umaapak uli sa mga bansa-bansa. Amen po ba? Hindi lamang po para magturo sa Pilipinas, hindi lamang po para mag-anoint sa Pilipinas, kundi para magturo at mag-anoint doon sa ibang bansa. Amen. Kaya lahat ng ating mga panalat, mga pag-aayuno ay hindi po mawawala ng kabuluhan. Naunawaan po natin. Anong sabi ka ng Isaiah, ang awit chapter 2 verse 8? Hingin mo sa akin. Ipinaalam na ng Isaiah chapter 54:2-3 that you will possess the nations of the world. But the Lord is saying unto us, ask me. Tingin mo sa akin. As of me, I will give the nations. I will make the nations your inheritance, the ends of the earth your possession. Maaring masabi natin, lingkod ng Diyos, makakasama mo ako sa ibang bansa para tulungan kita. Hindi! Kung hindi mo ako tinutulungan dito pa lang sa Pilipinas, hindi ka makakasama sa akin sa ibang bansa. I'm very sorry. Paano kita makakasama sa ibang bansa dito para sa Pilipinas ay hindi mo ako tinutulungan? Ano gagawin mo sa ibang bansa? Mamamasyal ka lang doon sa Disneyland. Mamamasyal ka lang doon sa Ocean Park. Iiwanan mo rin ako roon. Amen? Yung mga tumutulong sa akin sa Pilipinas ng malalim, yun ang makakasama natin sa ibang bansa ng malalim. Yung kasama natin sa pag-aayun at mga pananalangin. Yung mga kasama natin sa pagbibigay ng mga ikapot, mga handog. Kaya ituloy natin yung nakapatuloy na nakalagay dyan sa sobre. Mission to the world, totoo yan. Huwag na natin hintayin pang pagpalabas tayo ng Germany, saka ka magbibigay. Magbigay ka na ngayon. Nakikinig po ba tayo? Ulitin ko lang. Lahat ng mga hindi tumutulong dito sa Pilipinas, hindi kasama yan sa ibang bansa. Alam mo, si Sister Christy, ang daming pinarapi sa inya noong unang panahon. Hindi ko alam kung ilang years ang nawala sa Kingdom of Jesus Fellowship. Maraming ganyan eh. Pero ang nag-prophesy si Pastor Ramanji, babalik silang lahat ng may pagiyak. At unti-unti na sila bumabalik ng may pagiyak. At sa kanilang pagbalik, welcome sila. Yung mga position pa nila, pwede bang mangyari sa kanila? Nasa sa kanila din at saka yung Diyos. Wala sa akin yun. Pero